Lahat naman ng tao nagkakaroon ng problema eh. Lahat ng tao ay may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga, you have to be kind with all the people na nakakasalamuhan nyo. Good morning dito sa Edmonton. Eh, driving lang tayo ngayon dito. At inihatid ko yung anak ko sa school. Kamusta pala sa inyo mga kababayan? Sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan ngayon. At relax mode lang tayo ngayon kasi wala akong trabaho. Hindi sa wala akong trabaho. Day off ko sa trabaho. At doon sa mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada, eh pagpatuloy nyo lang po yung inyong mga pag-apply at nawa ay kayo ay matanggap sa inyong mga ina-applyan. At ayusin nyo lang po yung mga resume ninyo. Dapat ay kung direct hire, naka format dito sa Canada. Canadian format yung ipapasa nyo na resume. Medyo makulimlim ngayon ah. Ito. Wala lang. Just driving around the city. At hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon eh. No plans at all. Sometimes ganun ako eh. Walang kaplano-plano. Walang content hanggang sa makaisip ako ng content. Mga ganitong oras ako nakakaisip ng content eh. Yung oras na nagda-drive ako, doon talaga ako nakakaisip bigla ng content eh. Kasi pag minsan wala talaga akong content in mind, pero biglang pumapasok sa akin yung mga topics na hindi ko alam, bigla na lang pumapasok. And sometimes mas masarap na magmuni-muni lang. Diba? Magayon tipong nasa biyahe ka. Bawa, nakasakay ka ng bus. Nakatingin ka sa bintana. Ganito, nagda-drive ka. Yung isip mo, lumilipad eh, no? Parang marami kang iniisip. Marami kang naiisip. Yun. Kasi parang yun yung time din na yung mind mo is wandering. Nagwa-wander. Naglalakbay. Yun nga sabi nila eh. Naglalakbay ang diwa. Nagre-reminis. Pagka minsan, di ba, pagkatapos ng trabaho, tapos pauwi ka na ng bahay. Sarap mag-isip-isip eh, no? Yung parang mag-reflect back. Tingnan mo yung nakaraang mga oras na lumipas. At pag minsan kahit yung mga talagang matagal na na pangyayari, naiisip mo eh, no? Nai-imagine mo. Hindi lang nai-imagine, kumbaga nare-reminis yung mga pangyayari sa buhay mo. Nasarap balik-tanawan. Balik-tanawan eh, no? Ang sarap balik-balikan pala. Yung mga ganong alaala. And then we reflect back. And we move forward. Diba? Kasi dun ka makakapag-move forward eh. Pagka nag-reflect back ka din sa yung past.
minsan good experience, bad experience, ano man yung inyong mga na-experience, it teach you something. Nakakapagturo yun sa inyo para magiging better person, para maiwasan mo na nagawin yung mga pagkakamali mo. May construction dito eh. Alam mo, alam nyo, yun yung number one na hindi ko naman sabihin problem, but that is one of the issues here in Edmonton. Parating may construction, never ending construction. Maganda naman kasi, di ba, nakikita mo yung binabayad mong tax, kung saan na pupunta. Ayos lang natin. Ayan. Sa kaya ako pupunta ngayon? Di, papauwi na rin ako. May ikot-ikot lang ako. Ito pala mga kababayan, na kung kayo ay may mga problema, may mga pinagdadaanan kayo sa buhay ngayon, ay naniniwala ako na sa awa tulong ng Diyos, malalampasan niyo po yan. Ano naman yung mga pagsubok na kinakaharap ninyo ngayon? Lahat naman ng tao nagkakaroon ng problema eh. Lahat ng tao ay may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga, you have to be kind with all the people na nakakasalamuhan nyo, nakakasalubong nyo sa daan. Kasi you'll never know eh. You'll never know, maaaring yung taong nakasalubong ninyo, nakangiti sa inyo, pero meron pala siyang mabigat na pinagdadaanan. That's why you have to be kind and consider yung iba't ibang mga tao. Ayos. Hahanap ako ng kape. Doon pala sa mga kababayan natin na hindi pa nakaka-follow sa Facebook page ko, meron pa akong Facebook page tsaka TikTok din. Ngayon nga naging busy ako sa Facebook eh, kasi nag-i-start pa lang ako sa Facebook na gumawa ng mga short videos. Yun lang ang gusto ko doon eh, kasi Facebook talagang short videos lang. Okay na eh, no? Maraming magagaling ngayon ng mga content creator sa Facebook, and I admire them. Yung sabi ko, wow! Galing naman ng mga ito. Ang dami nilang followers. Magaganda yung mga contents nila na sinishare. It is inspiring. Lalo na yung mga kababayan natin na nagsishare ng mga experiences nila dito sa Canada. Kasi mapapanood nyo po ngayon sa Facebook eh, di ba? May mga kanya-kanya tayong mga experiences na ibinabahagi sa Facebook, sa YouTube, sa social media, para maging aware yung mga kababayan natin, na lalo na doon sa mga aspirants, yung mga gusto makapunta dito sa Canada. Talagang maraming mga informations ngayon eh, na makakalap ka sa social media na makakatulong sa'yo para makamit mo yung dream mo, kung dream mong makapunta dito sa Canada. At kahit naman sa iba't ibang mga bansa eh, may mga content creators na may makukuha kang mga informations kung paano ka makakapunta doon sa isang lugar na yon. Like sa USA, dito nga sa Canada, kahit sa Dubai, Singapore, Taiwan,
talagang kanya-kanya na eh, na may mga gumagawa ng contents at malalaman nyo yung maraming informations na dapat nyong malaman doon sa lugar na yon para makapag-decide kayo, di ba? Kung what is the best place for you to get a greener pasture. Ayun naman, kaya naman tayo po nag-iibang bansa kasi para sa pamilya po natin eh, di ba? Para may mas magandang future tayo. It all boils down to that. Na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan kaya tayo nag-iibang bansa. Order lang tayo ng kape. Yes. Give me 1 second, please. Hanap ko pa yung code ko. The code is 3969. Can I get a medium coffee with 3 cream and 2 sugars? 2 cream? 3 cream and 2 sugars. Okay. Just 1 second here. Oh, I'm sorry. Can I use a different code? Okay, what's the code? The code is 7609. 76? Yes, 09. Yeah, you have a reward for the inside box. Okay, and can I also get a muffin? Okay, which muffin would you like? Blueberry muffin, please. Okay. Yeah, that's everything. Thank you. Do you need a bag? Nope. Kape lang tayo. Oy, doon sa mga kababayan nating coffee lovers. Hello sa inyo. Ano ba ang inyong paboritong kape? Gusto nyo ba ng Starbucks? Tim Hortons? Or... Oh, all good. Libre pala yun. Kasi mayroong rewards tong McDonald's eh. Pagka nakakolect ka ng points, ayun. Makakalibre ka. Buti na lang, libre. Alam nyo, minsan nakakakuha ako ng content sa mga comments ninyo. Lalo na pagka ganitong... Ngayong araw na ito, wala talagang content eh. The muffin and the coffee. Tingnan mo, sisingilin ako niyan. Yes. Egg McMuffin? No. Blueberry muffin. Blueberry muffin and then the medium coffee. Maybe you gave it to the other person. No, his order is only coffee. Medium coffee, no muffin. So, what? Medium or large coffee? Medium coffee. How do you take the coffee? 3 cream and 2 sugars. And the blueberry muffin. Naibigay nga niya doon sa kabila yung kape ko. Nagkagulo na sila. That's the one, yeah. And which muffin? Blueberry muffin. Yeah. Three cream, two sugar, and a muffin. Blueberry. Yeah, that's why I was like, really? I don't have to pay for this? Yeah, okay. No worries.
kailangan ko mag-buy the muffin. But the coffee is free, right? Yeah, the coffee is free. Okay, good. Oop. Blueberry. Yes, we don't have blueberry. Oh. Carrot for the carrot. No way, you should have told me. Just a carrot then. Nagulo na sila dito. Nagkagulo-gulo na yung order. Yung coffee daw, libre. But yung muffin, hindi siya libre, pero... Yeah, you too. Pero wala na sila nung muffin to na gusto. Anyway, that's okay. Oops. Ito na lang tayo, di ba? Madali naman ako kausap eh. Carrot muffin daw. O sige, okay lang kasi healthy naman to. Kain tayo mga kababayan. Tinan mo ka to. Hindi tumitingin. Nagbabaking siya, hindi tumitingin eh. Muntik pa nating wala na sigurong fire truck. Minsan may nakita akong ganyan eh. Fire truck, nakabangga eh. Kasi talaga kailangan pagbibigyan mo sila dito. Or else, baka madisgrasya kayo. Magkabangga kayo ng fire truck. Minsan, doon sa may amin, sa lugar namin, pulis naman. Pulis, may nabangga din siyang sasakyan. Eh kasi pag nag-siren yung mga yan, kailangan pagbibigyan mo sila eh. Hindi ako masyado makapag-upload ngayon sa YouTube eh. Kasi puro short videos yung ginagawa ko sa Facebook ngayon. Kaya pagpaamanin nyo po mga kababayan. Hindi rin ako nakakasagot ngayon sa mga comments. Busy. Mahirap pala na pagsabayin. Facebook, TikTok, YouTube. Anyway, baka mag-upload ulit ako sa YouTube ng mga videos. Sa ngayon lang, walang masyado eh. Walang masyado. Ang dami kong content in mind. But the problem is time. But, one thing that I did discover, or na kailangan mo palang gawin, kailangan mong i-schedule talaga yung iyong pag-upload. Kasi pag hindi mo i-schedule, alam nyo, if you don't have a plan, then you're not going to do anything. Wala ka talaga gagawin kasi wala kang plan. Anyway, tingnan natin. Yep. So baka hindi ko muna masyado mabalikan yung mga comments yung mga kababayan. Pasensya na po. Pero I'll see what I can do kasi busy ako ngayon din. Busy ako sa trabaho. Busy sa mga maraming pinagkaka-busy. Alright. Hanggang dyan lang mga kababayan. I just wanted to get in touch with you. Wala talagang content ngayon. Siguro yun ang title ng video ko. Walang content. Kasi wala eh. Walang
wala talaga akong in mind na pag-usapan natin. I just wanted to get in touch with you. That's my main purpose of this video. Dun sa mga talagang solid subscribers natin. Kasi mga solid, talagang solid yan. Solid yan. Doesn't make sense. Alright. Enjoy the day, mga kababayan. And I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.